yung small group ng Christian Church sa southeastern Bangladesh ay inatake at sinira ng makailang ulit ng mga radical Buddhists. At sila ay mga anti-Christian na yung mga galit na galit sila sa mga Kristiyano na convert sila mula sa kanilang Buddhism. Maraming mga mananampalataya doon sa community na yon na na-displace dahil po sa kanilang conversion from Buddhists to Christians. And ayon din doon sa mga local reports, sinasabing dalawang pag-atake sa isang maliit na iglesia doon ng mga mananampalataya ang inatake doon sa lugar na village ng Swandrapar. At yon ay kung saan naging mas pahirap para sa maraming mga mananampalataya ang magpatuloy sa kanilang pagkakilala kay Kristo. Gayon pa man, walang dahilan para ang nasabing mga mananampalataya doon ay matakot at umatras mula sa kanilang katapatan sa Panginoon. Napakaraming paraan upang ang diablo ay atakihin tayo at tayo ay siraan ng kalooban at ng pananampalataya upang hindi makapagpatuloy sa buhay Kristiyano. Pero sa kabila nito, hindi dahil sa tayo ay tapat o anuman, kundi dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay nananatiling tapat. Mula pa noon hanggang ngayon at sa nagpapatuloy, hanggang sa muling bumalik ang ating Panginoon, ang ating pananampalataya ay lagi nahaharap sa pag-atake ng kaaway. Tayo ay nakabilad sa lahat ng uri ng laban. Pero kaya lamang tayo makapagpapatuloy dahil ang Diyos ang siyang tumawag sa atin na mahabagin at siya ay nananatiling tapat. Also here, si Satan, makikita natin, doesn't give up easily, for he returned to God's throne to accuse Job again and again. Gaya ng nakita natin sa chapter 1, verse 8. Siya ay masugid na taga-atake ng mga mananampalataya before the throne of God. Nakita rin natin kung saan na nanatiling tapat si Job sa kabila po ng napakaraming mga maihirap na bagay ang dumating sa kanya buhat po nung siya ay atakihin ng kaaway. Subalit, nanatili siyang tapat at hindi siya bumibigay o nagkasalaman lang. Nakita natin in the first test involved Job's wealth, children, and nearly all his servants. The second one involved his health. Dito natin yan makikita. When Satan immediately caused Job to have painful sores over all his body. And this section, makikita natin mga kapatid, hindi lamang yung boses ni Satan, ginamit niya rin dito ang boses ng mga taong malalapit sa kanya. At kung minsan yun ay mahirap isipin, na yung mga taong malalapit mismo sa atin, instead na encourage tayo, nandoon yung boses ni Satan na sumpain ng Diyos. Ganun katindi yun. So when Satan finds that Job's faith is still firm, he covers him in sores from head to foot. Yan yung makikita natin dito. Again, mga kapatid, from verses 7 up to verse 10, yung focus lamang natin sa umagang ito. Faith in afflictions, yan pa rin ang ating itutuloy. Ang pananampalataya sa pagdurusa. Alam niyo po, mas masigit na makikita natin yung katotohanan ng tunay na pananampalataya, lalo na sa pagharap ng mga pagdurusa sa buhay. Hindi ito sa panahon ng kaalwanan o sa panahon ng kasaganahan. Na po, kahit sinong tao pwedeng magpasalamat sa Diyos, pwedeng sumamba sa Diyos sa panahon ng mga kaalwanan sa buhay. But only few and true believers who will remain faithful to God, who will worship Him, kahit po sa matinding afflictions ng buhay. Ito po yung mga tunay na pananampalataya o mananampalataya, faith in afflictions. Our message is again, God graciously vouchsafe strengthening the faith and loving trust in Him in the midst of affliction. Yan po, minarapat ng Diyos
na palakasin ang pananampalataya at ang pagtitiwala sa Kanya sa kalagitnaan po ng pagdurusa. Nako, ang pagpapalakas ng Diyos ay hindi lamang po kung minsan ito ay direkta sa Kanyang mga salita. Kahit na mismo, yung exposure natin doon sa matinding mga afflictions, nandun na mismo yung application ng katotohanan ng salita ng Diyos kung paano ito ay na-retain sa ating isip at puso. Kung paano tayo natuto. Kaya kapag tayo, mga kapatid, ay natuto ng salita ng Diyos, in times of trouble, doon yung application ng katotohanan ito. Nandoon po yung pagpapalakas ng Panginoon. Dalawang bagay ang makikita natin kung paano ang Panginoon ay nagpalakas sa Kanya, verse 7 and 8. Nandun po yung faithfulness in severe afflictions. Nandun po yung katapatan. Ito hindi lamang katapatan ni Job, yung katapatan ng Diyos, naroon din. Also, verses 9 to 10, makikita natin dito, he remained blameless before the Lord. Ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, kahit sa matinding challenge at pagdurusa ng buhay, makikita natin yung righteousness mananatili. Yun yung napakaganda na makikita natin, at tayo ay hindi lamang mismo sa sarili natin yun, kundi galing yun sa Panginoon. And so here, mga kapatid, sa verse 6, nakita natin kanina, doon na tayo sa verse 7, kaya't umalis si Satanas upang mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Job ng mga nakapandidiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. Walang natirang space. Matindi, mga kapatid. Ito yung severe afflictions. Now, number one, makikita natin dito under faithful or faithfulness in severe afflictions, Satan struck Job. Sabi dyan, Satan went out from the presence of the Lord. Pero anong ginawa niya? Mula doon sa pag-alis niya from the presence of the Lord, dito ay hindi para magsilbi siya sa Panginoon, kundi para i-torture niya ang mga anak ng Diyos. Pahirapan. Yamang nakuha niya na yung kanyang ninanais, obtaining his wish, no, gladly obtaining his wish, resolved to use his liberty to the utmost, na po, but of course within the limitations of God. No, tuwan-tuwa siya, nakuha niya na yung kanyang nais. You see, mga kapatid, ganun ka tuso yung kaaway. Binabantayan niya ang ating mga kilos, binabantayan niya yung ating mga gawa, at kung saan makakakuha siya ng pagkakataon para akusahan tayo sa harapan ng Diyos. Kaya minsan hindi tayo aware sa ating mga kilos, pero doon tayo inaatake ng kaaway. So Satan struck Job with painful boils. Sabi rito, yung napaka hapdi na mga bukol. Alam niyo po, magkaiba po yung bukol at pigsa eh. Ano po? Alam niyo po, yung bukol eh talagang wala namang kung anumang pinanggalingan, pero may bukol. So from the sole of his foot to the crown of his head. Isipin niyo po yun, mga kapatid, paano ka hihiga, paano ka uupo, paanong posisyon ang gagawin mo, hindi ka rin pwede tumayo kasi hanggang doon sa ilalim ng kanyang talampakan meron. Napakahirap imaginin na ang isang taong ganito na merong takot sa Diyos, tapat sa Diyos, dumaranas siya ng ganito from head to foot. Grabe yun. Alam niyo po, isang bukol lang sa katawan, hindi ka na makatulog eh. Pero ito, wala nang paglagyan. Parang buong katawan ni Job at buong pagkatao niya, bukol na at pigsa, nandoon na. Grabe ito, mga kapatid. So from the sole of his foot to the crown of his head, smote by Satan. So it implies a suddenness and vehemence. Yung kung saan yung bigat ng problem na ito, ng afflictions na ito, ng pagdurusang ito.
So Satan afflicted Job with the disease. Hindi po mismo ni-reveal dito sa scripture yung pinaka-exactong nature ng mga boils na ito. Doon po sa verse 7, hindi mismo na po nilagyan siya ng mga nakapandidiring bukol. Hindi po simpleng bukol eh, nakapandidiri. At wala po makapagsabi sa kasaysayan kung ano yung eksaktong nature ng ganitong klaseng bukol. No po? So, the precise nature of Job's illness is unknown. Boils were widely seen as a curse from God. Now, eto, tingnan nyo si Job. Paano niya i-reconcile sa isip niya na siya ay naroon pa rin ng marahil kaluguran ng Diyos samantalang siya ay lumalakad sa kabutihan, sa katapatan? Pero ito, no po, eh, itong sugat na ito, itong gantong klaseng bukol ay galing lamang sa curse ng Diyos at ito ay referring back doon sa Egypt. No po, Exodus chapter 9 verse 8 to 12. Na ang nagkaroon lamang po ng ganitong klaseng mga boils ay yung mga enemies of God. While si Job nagkaroon nito, samantalang siya ay tapat sa Diyos. Kaya para sa kanya, napaka-misteryoso nito. Pero makikita natin dito yung kanyang faithfulness sa harapan ng Diyos. And so, whatever the exact diagnosis of Job's condition, taken together, no po, his medical problems were significant. It was the symptom were terrible. No po, and in fact, in other passages here in the book of Job, tells us more of what Job suffered, kung paano po talaga siya naghirap. Napakarami o halos buong book nagsasabi dito na hirap siya. Yung sinabi po dyan sa chapter 2 na yan, verse 8, may sinabi dyan, severe itching, grabing, yung grabing pangangati na kailangan niyang kumuha ng mga basag na paso para ipangkamot. Grabe mga kapatid, hindi lang siya painful but nandun po yung severity ng itching na ito, pangangati. Grabe. Po, alam niyo po, yung pangangati lang, mahirap na. Wag na lang yung pain. Diba? Pangangati na lang yung hindi ka makatulog buong magdamag, kamot ka ng kamot. Hindi lamang yon. Sinabi rito, meron siyang insomnia dahil doon. The disease, as attested by physical today, matches the symptoms of Job's afflictions, inflamed, ulcerous sores, talagang namamaga ng gusto. Yan po yung pagkasabi doon. At dahil doon hindi siya mapagkatulog na. Grabe yan. At ito ay hindi rin lamang ganun. Yung mukha niya nagbabago na at nadideform dahil po sa grabing hirap. Makikita rin natin yan sa iba pang mga verses. In fact, hindi siya nakilala ng kanyang mga friends doon sa verse 12 dahil na-deform yung kanyang physical figure dahil dito sa mga bukol na ito. Isipin mo magkaroon ka ng bukol sa mukha, ang dami, magang-maga, hindi ka makikilala. Antindi nun. And chapter 3 verse 24, nagkaroon din siya ng loss of appetite, wala na siyang ganang kumain. E siguro hindi lamang yung panlabas, maging yung panloob, may bukol pa siya. And then pumasok din yung depression, chapter 3, verse 24-25. Nawalan siya ng lakas, 6-11. Maraming mga uod na lumabas doon sa kanyang mga bukol na yon, 7-5. Na po. At napakarami pa, sabi pa dito, difficulty in breathing, 9-18. Halos di na siya makahinga para mapuputol na yung kanyang paghinga. Na po, darkness under the eyes. Foul breath. No, naging mabaho na yung kanyang bibig, yung hininga. Loss of weight. Pumayat na siya. Continual pain, 30-17. Restlessness, 30-27. Nangitim na siya, blackened skin, 30-30. Nagpalit-balat na siya doon sa 30-30 at nagkaroon siya ng fever. Intense pain, nagkaroon siya 30-17. Intense.
Grabe yun. Halos hindi mo na malarawan kung ano pang klaseng pain ang pupwede. Alam niyo po, isang bukol lang sa isa ating katawan, hindi na tayo, uneasy na tayo noon. Hindi na tayo makakatulog noon for sure kung nakaranas kayo ng bukol o isang pigsa. Ganun katindi yon. Parang unthinkable ang pangyayaring ito, pero nangyari. Totoong totoo eh. Ano po? Nangyari. Beyond doon sa ating mga imahinasyon, nangyari. Now, tignan nyo yung kanyang destitution number 2, verse 8. Scrapping himself with a patchered piece. Doon sa verse 8, matindi yung kanyang, at kumuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayurin ang sarili at siya'y umupo sa mga abo. Nakita nyo yon. Ito yung kanyang extreme destitution, na yung ini-scrap niya na yung sarili niya, kinakahig na dahil sa pangangati, ang pangkahig niya ay yung mga ano na lang. Grabe! Antindi nito. Kahit siguro ang doktor nung panahon na yon ay inayawan siya. Pero paano siya gagamutin? Diba? So Hobbes sits desolate among the ashes and grief or of grief and loss. Although somewhat messy na po yung kanyang kinalalagyan, pero wala siya magagawa, no choice, doon talaga siya. Doon sa mga alabok na yon, doon sa mga abo, doon siya talaga kailangan umupo. Alam niyo po, pwedeng isipin niyo parang coincidental na sila, siya po ay umupo doon. Pero alam niyo po, during ancient, practice po ng mga tao na umupo sila sa mga ashes kasi po, yun po ay na-sterile, eh. Napagsunugan yun, malinis yun. Kaya somehow nakakagamot po yun, nakaka-ease ng pain. Kapag may mga wounds, mga open wounds, may mga sugat na ganon, nilalagyan po na mga abo. Somehow may ganon po na pagtingin. Pero hindi lang yun, nakaupo na rin siya sa tabi ng mga basurahan. Isipin niyo po yun, dati ay nandun siya sa glory, kinikilala siya. Pero ibinagsak siya ni Satanas, ganun ang nangyari, hindi siya nakilala. Na po, tanyag na tanyag siya, pinakamayaman siya na tao from the east. Pero what happened, na po, suddenly yung kanyang kalagayan ay hindi siya nakilala. Hindi lang nawala yung glory niya, kung hindi, para siyang isang putik na lang, nandun na siya. You see his destitution here. While, mga kapatid, even some missionaries during primitive cultures, nakita nila na malaking tulong yung paglalagay ng mga ashes doon sa mga source na yon, sa mga sugat na yon. And so, how humiliating for Hope, na po, he had sat at the city gate as a local judge before, but this time, na po, was now outside the city with beggars scraping his itching, running sores with a piece of broken pottery. You see here, mga kapatid, gaano ka humiliated yung kanyang kalagayan at time. He was suffered in every way. Now in pain physically, severe pain, hindi simpleng pain. And yet he remained faithful with the Lord. Mga kapatid, hanggang saan yung katapatan natin sa Panginoon? Yung katapatan lang ba natin sa Diyos kapag ka na yung mga hinihiling natin sa panalangin ay natutupad? Kapag ka yung mga wishes natin ay nagkakaroon ng katuparan, doon ba tayo tapat sa Diyos? Doon lang? Hanggang doon lang ba yung katapatan natin? Now, previously, we saw that Satan could inspire others to attack Hope. Nakita natin, ginamit niya yung mga thunderstorm, yung winds, ginamit ni Satan. But here, ginamit niya mismo, mga kapatid, direktang-direkta yung disease. Na po, physical suffering. Now, even physical suffering, naroon po yung permission ng Diyos kay Satan na atakihin si Hob at kahit sino man na niloob ng Panginoon. Naroon yon. Napakaliwanag na example din yan kahit no sa Luke 13:17 where Jesus revealed that a woman who had been afflicted for 18 years
was actually afflicted with a spirit of infirmity and was bound by Satan in her condition. So again, mga kapatid, we are challenged to see that Satan has given the power to attack mankind in ways we perhaps previously did not perceive. But this time, mga kapatid, it's enough para matuto tayo na meron pong pagkakataon na kahit yung physical suffering natin, hindi bunga ng ating pagkamakasalanan, ito ay atake sa atin ng kaaway. Meron ganun. Mahirap i-interpret ang mga nangyayari sa ating mga personal na buhay. Hindi natin kayang ipaliwanag yun. Ano po? Pero ikaw at ang Panginoon ay naroon yung ugnayan mo na kailangan mo maging tapat sa Diyos kahit anong mangyari. Yun yung tunay na dapat na meron tayo sa ating puso't isipan, at yun lamang ay mangyayari kapag meron tayong tunay na pananambalataya. That's our learning sa unang pointers na yan, real faith, the genuine faith. Alam niyo po, yung tunay na pananampalataya will remain faithful to God. Since faith na po, hindi ito nakadepende sa feelings, na po, sa mga nakikita, kahit po sa experiences o anumang kondisyon, kundi sa katotohanan na ang Diyos ay hindi nagbabagong Diyos sa kabila ng mga nagbabagong sitwasyon at nagbabagong panahon. Ang Diyos ay nananatiling tapat at hindi siya nakapaloob sa mga pagbabago sa mga sirkumstansya ng buhay natin. So dapat yung pananampalataya natin doon nakatingin sa Panginoon, hindi sa sirkumstansya natin, hindi sa sitwasyon natin, hindi sa pakiramdam natin, hindi sa bagay na nakikita natin o na-experience natin, hindi doon. Dapat yung pananampalataya natin ay naka-steady lamang sa hindi nagbabagong Diyos. Para kahit magbago yung sitwasyon natin, nananatiling tapat tayo sa Panginoon dahil doon sa binigay sa atin na kakayanang manatili, at yun ay yung pananampalataya. Only God knows the metal He gives Satan to ring. Our comfort then is that He lays no trial on His children beyond what He is able, na po, beyond He enables them to bear. Apo, hindi niya tayo bibigyan ng lagpas sa kakayanan natin ng mga pagsubok. Hindi niya tayo bibigyan doon. Sapagkat tapat ang Diyos at alam niya yung ating mga limitasyon. At dapat lalo tayong manatiling tapat sa Diyos kahit na hindi pabor yung dumarating sa ating mga sitwasyon. Dahil yun matinding hamon ng buhay natin. Di natin yung kayang gawin kung wala yung tunay na pananampalataya. And so the genuine faith, na po, only by genuine faith, yung tunay na pananampalataya sa Panginoon, yun ang magsasalba sa atin upang tayo ay manatiling tapat sa Panginoon kahit anumang nangyari. Kahit itong worst condition na ito, like Hope, although hindi na natin kayang tapatan si Hope, na po, imposible yon, hindi natin kayang tapatan dahil magkakaiba ang sukat ng ating mga kakayanan. Pero sapat na yung tunay na pananampalataya ay dumating sa atin upang kahit ano pang klaseng sitwasyon ang humarap o dumating sa atin, mananatili rin tayong tapat sa harapan ng Diyos. Yun yung sapat doon. At second na lesson na makikita natin dito, yung genuine faith, bukod do sa pananatiling tapat, it also produces patience under severe afflictions. Patience. It's hard to understand why the righteous suffers in this world. Yes, indeed. And yet, through divine perspective, there is so much more blessing on this. Hindi lamang po yung mga tangible blessings, even patience, na po, at ano pa, tayo ay yung hope. Kahit po nandoon yung afflictions, nandoon yung hope in the Lord. Mananatili yon. Hindi kayang sirain yung pag-asa. Hindi kayang sirain yung ating katapatan. Dahil ang Diyos ang siyang gumagawa nun. Ang Diyos. Hope is already thinking deeply about his situation maybe.
He is experiencing acute pain in his mind and body. He didn't understand what is going on in his situation. Yet he remained steadfast in the faith. Dahil po yun sa kakayanan na binigay sa kanya ng Diyos. Alam niyo po, at the end of the day, we will give the glory, all the glory due to His name. Hindi dahil tayo ay naging matatag, hindi dahil tayo naging malakas, hindi dahil tayo naging matalino, hindi. All the glory must be given unto Him who called us. Siyang tumawag sa atin. Wala ni kahit konting credit na dapat mapunta sa atin dahil lahat tayo ay napaka hina at rupok. Wala tayong kakayanan. So to walk in faith doesn't have, na po, doesn't necessarily have understanding in everything. No, hindi kailangang maintindihan natin ang lahat ng bagay. Hindi kailangan ipaliwanag sa atin ng Diyos ang bawat detalye na nangyayari. Bakit nangyayari to? Hindi yun, hindi. Yung tunay na paglakad sa pananampalataya, kahit hindi mo naintindihan yung bagay na nangyayari sa atin, mananatili kang tapat sa Diyos. Yun yung doon tayo minsan sinusubok. Kasi tayo, kapag kinapos na sa pangunawa, hindi na tayo makapagtiwala sa Diyos. Mali, mali, mali. Hindi po sukatan ng pananampalataya yung pangunawa. Hindi. Kung hindi mo maintindihan, kailangan mo pa rin manatiling tapat sa Diyos. Yun yung totoo doon. So, kailangan pa rin mag-submit, kailangan pa rin sumunod, kailangan pa rin mag-produce ng endurance, stability, and faithfulness before God. Yan ay gawa ng pananampalataya sa ating buhay, na ang Diyos mismo ang siyang gumagawa sa atin. And you see here, akala ni Satan kaya niyang ibagsak si Job dahil sa kabila ng mga bagay na ito, nasa likod ng Diyos, nakaalalay ang lakas ng Diyos kay Job. Ganun katindi yun. Now, it costs to be faithful. Really, mga kapatid, it costs to be faithful. You see, Abraham, the yielding up of his only son, kailangan niyang i-give up yung kanyang anak para siya ay maging, yung katapatan sa Diyos ay maipakita. And it costs Esther to risk of her life. No po, mismo si Esther, if I perish, I perish, sabi po ni Esther. It cost Daniel being cast into the dens of lion. It cost Shadrach, Meshach, and Abednego being put in fiery furnace. It cost Stephen death by stoning. It cost Peter martyr's death. It cost Paul his life. Does it cost you anything to be faithful to your Lord and King? Anong bagay ang pwedeng hingin sa iyo ng Diyos para tayo ay lumakad sa Diyos ng may katapatan? You see here si Hope, all his children, all his wealth, and now his health. So it really costs to be faithful to God. Ang paglakad sa pananampalataya, mga kapatid, ay hindi simpleng bagay. Hindi ito na patulog-tulog lang tayo and then tayo ay talagang totoo. Hindi. Merong challenge na kailangan nating harapin. At yung challenge na yon para ipakita, maging sa mukha ng ating kaaway na umaakusa tayo sa atin sa harapan ng Diyos na tayo ay hindi nabubuhay sa pansarili lang natin. Hindi tayo nabubuhay for our gain, for our own pleasures, no po, for our wealth, hindi. And for even in our health, hindi para doon. We live for the Lord and for Him alone. Yan yung dapat na meron tayo. And so perseverance reveals genuine faith because Christ lives in us. We can remain courageous and hopeful to the end. We are not saved by being steadfast and firm in our faith. But our courage and hope to reveal that our faith is real and genuine. Now, without this enduring faithfulness,
We could easily be blown away by the winds of temptation, false teaching, persecution, afflictions, anything, mga kapatid. Kayang-kaya tayong ibagsak nito without Christ in us. Hindi si Christ ang nabubuhay sa atin. Tapos tayo. Masusumpungan na yung pananampalataya natin ay kapos, hindi totoo. So without this true faith, no one can obey, no one can be faithful, no one can endure afflictions, no one can go on to live according to the will of God. Wala. And so kung ano man ang dapat nating hanapin sa mundong ito, hindi po yung lakas, hindi yung karunungan, hindi yung anumang bagay, kundi yung tunay na pananampalataya na ibinibigay lamang ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yun yung hanapin natin. O Lord, bigyan nyo kami ng tunay na pananampalataya, sapagkat yung tunay na pananampalataya ay tunay na yaman sa mundong ito patungo sa kabilang buhay, upang tayong lahat ay itawid mula sa anumang uri ng afflictions na pwede nating harapin. Tunay na pananampalataya, yaman pang walang hanggan. Dahil kung yung tunay na pananampalataya galing mismo sa ebanghelyo ng Panginoon, galing mismo na nakapokus sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, yun yung tunay na yaman sa buhay natin. Tunay na pananampalataya. And so here another thing, another cruel thing na kikita natin dito, na yung tao na dapat magko-comfort sa kanya, ano nangyari? Na po, na she should be his comforter now became tormentor. 9 to 10, makikita natin. And yet, hope remained blameless before the Lord. Verse 9 to 10, let's read that passage. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Ngunit sinabi sa kanya, niya sa kanya, nagsasalita ka gaya ng napagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. And so here, mga kapatid, he remained blameless before the Lord. Yan yung tunay na pananampalataya. Makikita natin dito the voice of his wife. Ito yung echo ng boses ni Satanas. Then his wife said to him, "Do you still hold fast to your integrity?" The voice of his wife, makikita natin dito. When Job's wife urged him to forget his integrity, ibig sabihin, mananatili ka ba bang tapat? Mananatili ka ba bang banal? Susunod sa Diyos? Mananatili ka ba bang sasampalataya sa Kanya? Yan yung gustong sabihin yan, yung integrity. Ikaw ba ay sa Diyos pa rin yan? Although we know she was wrong, of course, but in all fairness, kailangan din natin i-consider yung kanyang situation kahit papano, tong babaeng to. She had lost 10 children in one day, and that would be enough to devastate any mother. The family's wealth was gone. Her husband, once the greatest man in the East, 1-3. And she was no longer the leading lady in the land, was now sitting at the city garbage dump, suffering from terrible disease. Siyempre, lahat ng glory din ng babae na wala. Lahat. Dati sila yung pinagmamasdan, sila yung mga kinahahangaan. Ngayon, kung sila man yung talk of the town dahil sa kanilang destitution, dahil sa kanilang poverty, dahil sa kanilang marahil ay calamity na nangyari. And so what did she have left? Rather than watch her husband waste away in pain and shame, mas prepare niya sa sarili niya na isumpa mo na lang ang Diyos para matapos na rin ang paghihirap mo.
Diba? Antindi nito. So, if hope curse God, God would do it. Yun yung nasa isip niya. Pag sinumpa mo ang Diyos, malamang matapos ka na rin. Yun marahil ang nasa isip ng kanyang wife. Antindi, mga kapatid, Hope's wife, to she had the problem solved. You know po, iniisip niya, she thought that she had problem solved kapag ka si Hope mismo ay hindi na siya sumunod sa Diyos at siya'y sinunod siya. Kung minsan ganun ang mga babae. Pero hindi naman ang lahat. Minsan lang. Manipulation. Sige, sundin mo to. Isang ganun, di ba? Pagka sinunod mo to, okay na tayo. So, one may ask, why was Hope's wife spared? Bakit siya hindi instruct ni Satan? Bakit sa palagay ninyo at siya'y hindi po siya nasaktan? O bakit anong nangyari? Alam niyo po, tingnan natin to sa isang bagay. Sa isang banda, walang mag-aalaga din kay Hope, kaya niloob din ng Diyos na kahit papano nandun yung kanyang wife. Pero, sa kanyang hindi pagkakasakit, ang ministry niya, mga kapatid, ay eto matindi. Para si Hope ay kanyang item na gumibap sa pananampalataya. Yun yung ganong katindi yun. Her faith was similar to that which is Satan had accused Hope of having, namely what? Worshipping God only when it was advantageous to do so. Ngayon, kung wala ng blessing, ba't ka pa sasamba sa Diyos? You see, grabe, grabe ito. Ito yung babaeng ito, mga kapatid. Curse God and die. So even his wife urges him to curse God and die. Hindi niya alam that this advice, no po, ay actually, ito ay galing mismo kay Satan. Hindi niya alam yon. Sa chapter 1, hindi niya alam. Yun yung plano ni Satan mula pa sa pasimula. Ito ngayon ay lumalabas na sa bibig ng kanyang minamahal. Grabe ito. This is what exactly Satan wanted to do, no po, para kay Hope. I-curse niya ang Diyos. So Hope's wife put the temptation before her husband. She spoke to him in sympathy. Hindi, kasama mo ako sa hirap. Pero sa hirap na ito, dapat matapos na. Eh, napakatinding temptation yan, mga kapatid. Renounce God and die. Yun po yung sinabing curse God. Renounce God. Ano po? Talikuran mo na siya. Isuko mo na. Sumpain mo na siya. Ayan yun matindi dyan. But a weak and honest attempt to give comfort, sometimes the comfort that we long, mga kapatid, is just to end up our earthly sufferings by cursing God and die. Yan minsan ang mga tao na iisip nila, alam mo, mas mabuti pa sa'yo, mamatay na lang. Kaya kahit po yung mga euthanasia, hindi yan kalooban ng Diyos. Kahit ang tao ay naghihingalo na, nasa kamayan ng Diyos, mali na, sige, patayin nyo na lang ako. Mali yun. Hindi yun ganon. Walang sino mang taong may karapatang kumuha ng buhay natin. Dahil ang Diyos ang siyang may-ari noon. Kaya yung mga siyensya, pinakikialaman, pati ang buhay ng tao. Total, mahirap na to. Hindi na siya makagulapay. Patayin na natin. Mercy killing. Mali. Yan ang mga maling pananaw. Mananatiling mali yan. Yan ay paglabag sa divine law ng Panginoon. And so, renounce, she says, God and die. Yan yung makikita natin. This is the voice of the Creator. Sabi, die. Para lahat ng trouble mo sa buhay na ito matapos na. Yes, Satan can work through people who are dear to us. Pakinggan yung maigi yan. Kung paano ginamit din mismo si Judas, ginamit din mismo paulit-ulit itong si Peter. Satan can work through people who are dear to us. Tandaan nyo sana yan. Kaya maging maingat tayo sa mga councils,
sa anumang mga advices na ibibigay natin. Kung pantao lang yung mga advices natin, pigilan natin yung bibig natin dahil baka yun ay hindi galing talaga sa Panginoon, galing yun sa enemy. Yan yung matindi dyan. So Satan tempted Saul, even David, Peter, Ahitophel, and Judas Iscariot. No suggestion so horrid, but Satan many inject it into a believing mind. Hope afterwards still pressed with the same temptation to suicide nang mamatay ka na. Suicidal yun eh, yung advice na yun ng kanyang asawa eh. Isa po sa kasinungalingan ni Satanas na yung kamatayan is the end of all suffering. Pakinggan nyo itong mainam. Kasinungalingan ng kaawayan. Marami nagsusuicide dahil iniisip nila pag namatay sila, tapos na yung kanilang suffering sa mundong ito. Yun ang kasinungalingan ni Satanas. Pag ang tao namatay, nahiwalay sa Diyos at hindi niya nakilala ang Panginoon, wala siyang rest in peace sa kabilang buhay. Sapagkat John 3:36, kung hindi niya makilala ang anak ng Diyos, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Mananatili sa kanya hanggang sa kabilang buhay. Kaya huwag tayong maniniwala na yung kamatayan ay katapusan ng suffering sa buhay natin. Mali. Yun ay pagpasok sa eternity at yun ay walang hanggan. Walang hanggan. Sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, ang lupang ito ay langit na sapagkat narito ang lahat ng comfort. While sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, paglabas sa mundong ito, wala kahit konting comfort silang mararanasan, hiwalay sa presensya ng Diyos. Ganun katindi yun. So, dapat makita natin to na walang comfort sa anumang mga alok ni Satanas. So, you see here, his friendliest proposals tend to damnation and destruction. Would make men imitators of his blasphemy and partakers of his despair. Ang goal ni Satanas, mga kapatid, ay mismo i-destroy niya. Hindi lang niya yugyugin yung pananampalataya ni Job, kundi wasakin ito at sirain yung dignidad ng Diyos sa kanyang mga anak. You see yung intention dito. Hope must have been severely grieved both at his wife's foolish words and her own shaken faith. Pero ano nangyari, mga kapatid? Hindi po siya bumigay. Si Hope hindi man lang nagkasala. Nakita niya yung asawa niya, bumigay na. Ano po? Bumigay na, pero siya hindi. Anong sagot niya? Number two, he rebuked his wife. Number two, doon po sa verse 10, sinabi niya sa kanya, nagsasalita ka ng gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ito po, matinding pananampalataya ito. Na po, cursing God ay, yun po ay gawain ng mga hangal. Hangal. Spiritually ignorant or non-discerning for the truth. Hindi niya tinawag ang kanyang babae na wicked dahil marahil naroon naman yung pananampalataya, pero this time ay na-shaken. Pero ang sabi niya, hangal. That is lacking in discernment. Yan yung gustong sabihin. She thinks God has treated her badly and deserve a curse. Hope finds nothing wrong with what's happened to him. Foolish, mga kapatid, in the Old Testament also used for sinful or ungodly. That of foolish, profane, wicked women. So the part of fool to deny God and reproach his providence. Diyan po in Psalm 14:1. Folly to judge of a man's condition from God's outward dealing with him. Yan yung problema niya. Nandun yung kanyang foolishness. So unworthy thoughts of God, the mark of a carnal, foolish spirit.
kung saan makikita natin dito ay lumabas sa bibig ng kanyang wife. Rebuke natin ang anumang mga maling mga pananaw tungkol sa Diyos, tungkol sa pananampalataya, tungkol sa sirkumstansya ng buhay, against God's providence, against God's sovereignty. Rebukein natin yon. Kahit pagano kahalaga yung mga tao sa atin, pero kung against sila sa kalooban ng Diyos, rebukein natin yon. I-correct natin yon. Huwag tayong magkibit-balika at huwag natin isarado yung ating mga bibig. Dapat nandoon yung tamang pag-rebuke. Ituwid natin sila upang hindi tayo matangay ng temptation ng kaaway na ito. So learn to rebuke people who are very close to us. No po, sa puso natin, sino man yon na hindi sila umaayon sa lakad ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa principles of faith. Dapat nandun yung rebuke. You see, Adam listened to Eve, and Abraham listened to Sarah, but Hope did not listen to the advice of his wife. You see that? In fact, in the end, Hope's wife was reconciled to her husband, and of course, to the Lord. Po, just later on pa yung. Pero yan po yung minsan kailangan, rebuke yung mga maling pananaw. And thirdly, makikita natin dito yung right focus ng faith. Sabi niya sa verse 10, tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Ayan po yung makikita natin dito, the right focus of faith. In calm confidence in God's ways, Hope pointed out that trouble, mga kapatid, or evil, or even calamity, as well as good, comes from God. You see, yung faith ni Hope, nandun yung sovereignty ng Diyos. Hindi lamang yung blessing ang pinapahintulutan ng Diyos sa ating buhay. Even calamity, mga kapatid, even sickness and diseases is under God's permission. Pag tama yung doctrine, tama yung character, tama po yung behavior, tama po yung ating attitude sa harapan ng Diyos. Tama. Pero pag hindi mo kilala ang Diyos lang ay nagpapala sa'yo, pero wala pong ganong kapahintulutan sa suffering, magkakaproblema ka. Tama ang theology ni Hope. Kaya yung pananampalataya niya rito talagang genuine faith. Napakaraming mga mananampalataya ngayon ang hinahanap blessing, health and wealth. You see here, makikita natin, Hope again shows his wisdom in this reply. He recognized that God does not owe us good. He gives it as a gift that we should accept. Yung mga bagay na yan, kaya lang natin yan mismo na-enjoy dahil gift lamang yon, hindi yon parang karapatan natin. Gift lang. Eh kung wala nun, so what? Wala eh. Ang Diyos lang, sa Kanya lang lahat yun. Siya yung may-ari. Wala tayong pag-aari. Wala. That's wisdom. So accordingly, if adversity comes to us and we are wise to see that even in adversity, there may be a gift that we should accept, even in adversity ng buhay. Naroon yung gift ng Diyos na kailangan nating tanggapin. And what is that? Remain faithful before God. So Hope rightly says to his wife that to renounce God would be foolish. If Hope had renounced God, he would have been irrational because he would have given up the only source of help possible. Wala nang ibang tulong pa kung saan siya pupunta kung lalayo pa sa Diyos. Sa Diyos lahat. Ang lakas, ang karunungan, ang kaalaman, ang kakayanan, ang tagumpay, ang katapatan, Kanya lahat.
Pag umalis ka sa Diyos sa panahon ng iyong mga affliction, saan ka pupunta? Lalong wala. And so here, real faith appreciate God more than anything else. Dapat nakikita natin, kaya kahit wala ng mga bagay na yan, we will remain faithful to the Lord. Still, hope was going to trust in God and even argue with God and not waste his suffering for his opportunity to receive what God had poured him. Makikita natin, totoong-totoo na sinabi rin ni Apostle Paul that in everything, give thanks to the Lord. For that is the will of God in Christ Jesus. Give thanks unto the Lord. Sino makagagawa noon? Yun lamang merong tunay na pananampalataya. Kaya kahit sa may hirap na sitwasyon ng buhay, yung tunay na mananampalataya lang ang makapagbibigay luwalhati sa Diyos, and without that genuine faith, hindi sila makapagpapatuloy. Yun lamang yung mga tunay na mananampalataya. And lastly, number 4, hope remain blameless. In all this, hope did not sin with his lips. Antindi nito. Hope did not rebel against God by taking matters into his own hands. Walang sort of or any sense of bitterness from his heart. In all this, hope did not sin with his lips. This is another remarkable statement to the credit of hope. He did not sin in his response to either his God or even to his wife. In all this, makikita natin na natili siyang tapat sa Panginoon. And this is very important, very significant itong salitang ito. Because this is the affirmation, in all this, hope did not sin. In that what he said proved wrong Satan's prediction that hope would curse God, and it vindicated God's words. You see that? You see that, my dear brother? Diba? Ito'y napaka-remarkable niyan. Hindi siya nagkasala, samantalang ang prediction ni Satan, di susumpain ka niya twice. Pero hindi nangyari yun. Pahiya. Pahiyang-pahiya si Satanas sa harapan ng Diyos. Pahiyang-pahiya. Mga kapatid, sa sandaling tayo ay sumusunod palagi sa Diyos, nanatili tayong tapat, bunga ng tunay na pananampalataya, tayo ay nagbibigay parangal sa pangalan ng Diyos. Napapahiya si Satanas sa ating mga buhay at testimony. Ganong katindi yun. Kaya gaano kasarap ang mabuhay nang naayon sa kalooban ng Diyos na hindi sa sarili nating kakayanan, kundi dahil sa kakayanan na bigay ng Diyos, nagagawa natin yon. Kaya kung tayo man ay magpupuri, ang papuri ay sa Diyos. Kung magluluwalhati tayo, ang luwalhati ay sa Diyos, hindi sa atin. Sa Kanya lamang, sa Kanya na siyang tumawag sa atin, dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay tapat at banal. Yung kapangyarihan niya, mga kapatid, ay nandoon lagi para isustain tayo at di tayo bumigay sa anumang uri ng pagsubok at kahirapan o pagdurusa sa buhay. Sa last application natin, Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. That's the key word there, mga kapatid. Trust in the Lord. Trusting in God. And that's faith. Trusting, mga kapatid, with all the heart. At hindi po product ng understanding ito. Lean not in your own understanding. At yung trusting sa Panginoon is acknowledging God's ways in all our ways. Acknowledging Him. And if we trust the Lord with all our heart, He shall surely direct our paths. Lahat ng ating mga landas, itutuwid niya, itatama niya. May mga panahon na hindi natin kayang intindihin ang mga bagay na nangyayari.
Pero kaya nating magtiwala sa Diyos na siyang pinakamahusay, pinakamarunong, pinakamakapangyarihan sa lahat. Yun yung matindi doon. Sapat yun para tayo ay itawid sa mga bagay na naranasan natin, mararanasan pa. Gaano man kahirap yung bagay na yun, sapat yung pagtitiwala, yung trusting God na yun, na sa Diyos galing din. Nothing befalls us by chance, especially as to our afflictions, though now for season, if need be, not we are in heaviness, but in all those things, mga kapatid, is under God's permission. Sinabi rin ni Peter yan, 1 Peter 1:6. Here the apostles remind us of the expediency of our afflictions. The Lord does not afflict willingly, nor grieve the children of men. There are purposes which He aims to accomplish. There are reasons for these various afflictions. Now, often have been deceived in passing through life, both by our hopes and our fears. Now, mga kapatid, dapat makita natin, in all those afflictions, meron pong purpose ang Diyos. And so we must trust in Him. Kung ano man yung purpose ng Panginoon na yon para sa ating buhay, sa Kanya tayo lubos magtiwala. We don't have to explain. We don't have to understand. All we have to do is to trust in the Lord with all our heart. Trust in the Lord. Yan yung pinakamahalaga. Ng pinaka-remaining desire sa puso natin, nothing but to obey His will and remain faithful to Him. You see that? If ever a believer in Old Testament, they shared in fellowship of Christ's suffering, it was Job. Itong si Job. Kasi bakit nangyari yon? Dahil yon sa tunay na pananalig na binigay ng Diyos sa kanya. Hindi niya naintindihan, although hayag sa ating mga mambabasa, sa kanya hindi. Pero nagawa niya yon sa kalooban ng Diyos. Anong susi? The genuine faith kahit sa harap ng afflictions. Hindi pa nakabasa si Job ng mga matitinding aklat gaya nila Samuel Rutherford sa kanilang mabibigat na mga afflictions ng buhay. Nag-suffer sila na matindi. And yet, mga kapatid, with the same principle of faithfulness, naroon. Dahil yung true faith, naroon. If there's one thing in common for all believers, mga kapatid, ay yung paglakad ng faithfulness kahit po sa harap ng afflictions and blameless kahit po sa matinding mga temptation, blameless. Yun po yung matindi doon. Hindi ibig sabihin, hindi tayo magkakasala. Hindi ibig sabihin, hindi tayo bumabagsak. Pero yung preservation ng Diyos, naroon. Si Peter bumagsak. Na po, maraming mga bumagsak. Pero pinanatili sila ng Diyos dahil yung preservation ng Diyos, ganong katindi yun. Pero hanggat mas maaari, hindi na tayo bumagsak sa anumang uri ng kasalanan. Manatili ta tayo, mga kapatid, at i-preserve ng Diyos. Kaya kung maaaring tayo ay dumaan sa anumang mga afflictions ng buhay para po sa katuparan ng plano ng Diyos sa atin, dapat naroon yung kapakumbabaan na tanggapin natin yon, na naroon yung tunay na pananampalataya. Yun po yung dapat na makita natin. And so here, makita natin yung mga tunay na mananagumpay, sila po yung merong tunay na pananampalataya sa harapan ng Diyos na binigay sa kanila ng Panginoon. Sila lang ang tunay na mananagumpay. At sila yung tunay na magpupuri sa Panginoon at magluluwalati. Bakit? Dahil hindi nila nakikita yung sarili nila, worthy sila. Hindi nila nakikita na sila'y malakas, may kakayanan. Hindi nila nakikita yon. Ang nakikita lang nila, tapat ang Diyos na tumawag sa kanila. Tutuloy natin ang mensaheng ito sa mga susunod. Manalangin na tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat. Nagpupuri kami sa inyo, Ama, at nagluluwalhati sa inyong kadakilaan.
tapos na ang mga naunang mananampalataya sa kanilang buhay at sila'y nasa presensya na ninyo. Subalit kami ay nagpapatuloy pa sa pakikibaka namin sa buhay na ito. Pero naroon, Panginoon, ang tunay na pagpapasalamat namin. Dahil doon sa parehong quality ng pananampalataya, meron sila at sa amin ngayon sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo ay sapat na upang kami makatawid mula sa buhay na ito at managumpay dahil kay Kristo. Tulungan niyo kami, Ama, na kahit ano man ang haharapin namin sa buhay, manatili kaming tapat sa inyo, Ama, at hindi kami gagawa ng anumang kasalanan sa inyong paningin. Patawarin niyo kami sa aming kahinaan, Panginoon. Alam namin, O Diyos, sapat ang inyong katapatan para kami ay makapagpatuloy sa buhay na ito. At sa inyo, Panginoon, naroon ang pinakamatinding comfort na kayo ay nananatiling makapangyarihan higit sa kanino man. Kayo, O Diyos, ang mananatiling nakaalalay sa aming buhay, sa aming pananampalataya. Ang papuri ay sa inyo, Ama, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.